sabihin sa atin ng iba. Hello, Gatlin fans! Marami tayong items sa vlog nito, mga kasombreros. Una na dito ha, meron tayong ayuda from skydiving, mga kasombreros nila na ginawa. Ibang angle ito at saka ibang place. So ito na yata yung pag-ready nila, mga kasombreros, para lumipad. Tapos, kasama nila dito si Chi Filomino, mga kasombreros. And then ito, ngayon ko lang kasi nakita to at saka ngayon lang din in-upload ng GMA Network, mga kasombreros. Na meron palang behind the scene yung pagbukas nila or pagbisita nila, mga kasombreros, dun sa billboard nila sa EDSA. Tapos ang kulit na ni Ma'am Catherine dito kasi sobrang nagandaan siya. Tapos sabi niya sobrang laki, tapos parang sabi niya buti ito yung napili. Ito kasi ang gusto ko eh. Tapos ang nasabi niya sa uli, parang I love it, sabi niya ganun, mga kasombreros. So ito yung billboard nila or a poster, mga kasombreros, dun sa para sa Hello Love Again nga, mga kasombreros. Matagal na to ha, bago mag-start o bago palabas yung Hello Love Again, mga kasombreros, pero ngayon lang kasi in-upload ng kumaga pa ng GMA, mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit nito, mga kasombreros. Behind the scene ito ng kumaga pa ng kuha dun sa Hello Love Again, mga kasombreros, na si Joro. Sasabi niya dito, wow, taken na si Tisoy. So ang kulit lang nito, mga kasombreros. Meron itong parang full version na papanoorin natin mamaya kasama po si Kuya Jobert. Sobrang nakakatuwa, nakaka-good vibes itong dalawang to. Kasi yung pangalan nila, Jo, di ba yung first syllable, Jo, Joros, tsaka Jobert. Tapos parehong makula. And the Christian nito si Kuya Jobert, mga kasombreros. And nakakatuwa lang kasi pareho sila niya, Sir Joros, na baka Christian, mga kasombreros. Marami silang mga trippings dito na matatawa kayo mamaya, mga kasombreros. Pero orin niyo po ito. Kayo rin po ay magiging good vibes dyan, mga kasombreros. And then ito, si Pops Alden ay bumati siya, mga kasombreros, ha, ng Merry Christmas sa ating mga kababayan sa GMA Pinoy TV, mga kasombreros. So mamaya papahingan din natin ito. And then ito, sobrang nakakatuwa ito, mga kasombreros. Ibang angle to nung kumaga pa nung huling yakap nila kasi from Dubai po ay parang separation anxiety ang anong peg mo dito na yung yakap nila bago mag-separate, mga kasombreros. Lahat na lungkot sa yakap nito, pero ito yung ibang angle. Iba yung dati naman na in-upload natin, mga kasombreros, ibang angle po siya. So in-upload ito ng admins or Catherine admins po na ibang angle. And then ito, sobrang kulit ng ginawa ni Direk Cathy dito kasi naglaro siya sa TikTok. Parang yung mahuhulog yung mata, yung mga parte ng mukha, mga kasombreros. Tapos yung pinakahuli, hindi na nahulog. Yung tawag dito, yung bibig. So sobrang kulit ng reaction niya dito. Panoon natin ito mamaya, mga kasombreros. And reminders, ika-fifth week na po, ika-limang linggo na po ng Hello Love Again, mga kasombreros. Marami tayong revelations, no? May mga ibang bansa na naging blockbuster din dito sa Asia na hindi natin na kumapahindi na reveal sa mga ibang vlogs, mga kasombreros. Kaya tutok lamang po kayo. And then yung separate natin na victory party ng Hello Love Again cast, mga kasombreros. Siyempre ng cast din. Abang-abang kayo kasi marami tayong mga updates. So yun lamang po, no, sa Kathleen items and pagpalain po ang bawat isa. Hello Global Pinoy! Saan man kayo naroroon, baunin niyo po ang aming pagmamahal mula sa GMA Pinoy TV. Maligayang Pasko at manigong bagong taon, Global Pinoy! Asa na ito? Uy! Baba! Ayun! Let's go! Panalo, let's go! Yes,
na! Uy! Ako na rin patitira eh. Bisita nga ako rin. Basta ako, maghahanap pa ako ng mapapangasawa kong Canadian. Hindi na kailangan. Under ka nga na sponsorship ko, di ba? Lonely Canadian program. Wala kang mag-anak dito, kaya pwede mo dala kahit sino. Si Jobert pa yun? May kasamang babae? Hey man, where's yeah. John here? Sino kaya, sino kasama niya? Ba't magka-holding hands? Ikaw, Joro, gusto mo akong mamatay. Kala ko, babae. Bayan, kayo ba'y nasa ibang bansa at kayo'y walang signal, itapon nyo itong dalawa at huwag na kayong pumunta rin. Akala ko, pro-promote. Ano ba yan? 3, 4. Action! Shout it out, mga gym buddies! Living now, live in later. Ayan. Oy, yung mga gustong mag-mind dito sa gwapo kong BFF. Sorry guys, he's already taken. Aww. Hey, get ready. Hey. Let's go. Send lang kayo ng mga stars. Kung meron kayong moon, isend nyo rin. Para mabuo ko na ang solar system. Para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay pagpapatuloy na po natin yung ating topic na Great Names of God. Pinakauna, He's the Great I Am. This is His ultimate name, mga kasembreros. Yahweh, Self-Existent One. Adonai, God is Lord over all. M. Kadesh or Makadeshem, God is the Sanctifier. Yahweh Rohai or Ra'ah, the Lord our Shepherd. Yahweh Shammah, the Lord is Present. Yahweh Rapha, the Lord our Healer. Yahweh Chidkenu, the Lord our Righteousness. Yahweh Jireh, the Lord will provide. Yahweh Nisi, the Lord our Banner. Yahweh Shalom, the Lord is Peace. Yahweh Sabaoth, the Lord of Hosts. And then yung bagong pangalan niya, mga kasmeres, is Yahweh Mola, the Lord of Recompense. Recompense or Vengeance, mga kasmeres. Ibig sabihin, siya yung dapat maghigante, hindi sa atin. Sa level ng tao, hindi niya pinapahintulot sana na tayo po ay magiganti sa ating sarili o sa ating kumpara sa ating sarili mismo sa ibang tao na kunwari nakasakit sa atin. Although iba yung usaping righteousness or justice, mga kasembreros, that you're seeking justice. Okay, ibang usapan po 'yon. So itong kumpara, sabi niya, vengeance is mine. Kumpara pa yung paghihiganti or recompensation, mga kasembreros, ay sa kanya po, no? I will repay him. And we should never avenge others for what they do to us, but leave it in God's hands. Jeremiah 51:56, because the plunder comes against her, against Babylon, and her mighty men are taken, every one of their bows is broken, for the Lord is the God of recompense. He will surely repay. Romans 12:19, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Deuteronomy 32:35, vengeance is mine and recompense. This was God speaking. Their foot shall slip in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things to come hasten upon them. Hebrews 10:30, for we know him who said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord, and again the Lord will judge his people. Ito, mga kasembreros, yung hindi paghihiganti. Kumbaga pa, pag ginawan ka ng masama, dapat gawan mo rin ng masama. Kapag ginawan ka ng nakakasakit, kailangan saktan mo rin siya, mga kasembreros. Ganun po ang mindset. At ganun po yung tumatakbo na kumbaga pa na trend or uso sa mundong ito. Because kapag ikaw ay naglaylo, hindi ka nagiganti, mga kasembreros, ang tawag sa iyo ay martir. At hindi ka dapat nagpapakamartir. Parang ganun yung terms ng mga tao ngayon, mga kasembreros. When it comes to, sabi natin kanina, when it comes to righteousness, kumbaga pa sobrang hinanakit, kumbaga pa sinasaktan ka na talaga. Physical, mental, kumbaga pa inaabuso ka ng sa lahat ng aspects ng buhay mo. So you can also seek justice, okay? You can also seek righteousness, mga kasembreros, using yung ating batas. Pero yung tayo mismo na kunwari
pinatay yung ganto mo, tapos ikaw mismo papatayin mo rin ganto. So hindi mo nilalagay yung batas dapat sa iyong kamay, mga customers. So that's what this means, mga customers. And sabi niya dito, ilang beses na nag-remind ang Diyos sa atin na magbigay tayo ng kapapanang room, ng space, mga kasambereros, para sa pag-iganti ng Panginoon. And meron ako na experience kasi, mga kasambereros, nung humahayo kami tsaka nagsishare kami ng gospel sa mga kabataan. And then one time, parang kinilaban ako nung parent, yung tatay nung batang sinishare namin ng gospel. Tapos parang pinaya niya ako, ganun-ganun. Kasi lasing siya. Tapos nasa gilid pa kami ng highway. Tapos maraming tao, mga kasambereros, tapos nagsisitingin na lang yung mga tao. Tapos hinayaan ko lang siya, no? Talagang dinuro-duro niya ako, ganyan-ganyan. Tapos parang nagsumpa-sumpa siya, parang ganun. Pero hindi ako gumalaw, kumbaga pa sabi nung asawa niya ng babae at saka nung bata na sinishare namin at teenager po, parang umalis na, ganun-ganun. Tapos hinaharangan ako nung tatay niya at saka nung husband na lalaki. Hinarangan ako ganyan-ganyan. Tapos pero nung to cut a long story short po, ay nakaalis din po kami. Pero yun nga, sinumpa-sumpa niya kami. Tapos ganyan, parang wag na kayo mag-share ng gospel, ganun-ganun. And then one year after, pumunta sa akin yung anak niya, ganun-ganun. Sas, kamusta kuya, ganyan-ganyan. And then nabalit, tapos umiyak yung anak niya kasi kinamusta ko yung tatay niya. Kamusta yung papa mo, sabi ko ganun sa kanya. And then napaiyak siya kasi namatay daw yung papa niya, tapos na-stroke daw po. So hindi ko man ginusto, ni-remind ko lang siya na niya, condolences, tapos ni-remind ko kung gaano kaikli at kumaga pa karupok ang buhay. Very fragile, na anytime pwedeng kunin ng Panginoon. That is why yung paglilingkod natin at saka yung pag-iganti, no, hindi ko ginawa yung mga sombreros. Kumaga pa hindi ko man pinag-pray mga sombreros na ganun yung mangyari sa kanya. Siyempre, no, kasi meron niya siyang binubuhay, mga pamilya, mga sombreros. Hindi ko po alam ng Diyos na wala akong intensyon at never ako nagkaroon ng galit at saka pag-iganti sa kanya, even in prayer na sana mamatay na siya, ganun-ganun. So hindi po, mga sos. Pero ganun po, no, it's just kumaga pa typical literal na experience ko. That is why I'm testifying na totoo po talaga ang salita ng Diyos, na kapag may nakasakit sa atin, lalo na kapag magawa tayo ng kalooban ng Diyos na nag-share na tayo ng gospel, tapos may nag-curse sa atin, sinusumpa tayo at ginagawa tayo ng masama, just leave room for the wrath of God, mga kasambreros. And nga, pagpatuloy mo lang yung mabuti mong ginagawa, yung tama mong ginagawa according sa will ng Panginoon, because He knows what to do more than we do for ourselves, mga kasambreros. Alright, so that's it for the meantime. Ang Diyos natin is our Jehovah or Yahweh Maula, mga kasambreros. He is the one to avenge or to recompense, mga kasambreros, or to repay. Alright, that is it for the meantime. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our recompense, our avenger, mga kasambreros, in Jesus' mighty name. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.